may mga nagtatanong na wala ka namang nagawa, ganyan. Pero ito na nga, ito nga yung mako-contribute ko, yung pagsasabi ng katotohanan at yung hope that I can pull them up. Kasi madalas nung kung sino pa yung walang alam, sila pa yung mga galit na galit at mayayabang. Diba? Kawawa naman sila actually. Kasi ang dami-dami ng kasinungalingan. Diba yung mga fake news, tapos yung mga napapanood nila sa YouTube, yung mga TikTok. Ang mga tao madaling maaliw eh. Pag may nakita silang mga ganyan-ganyan. Ang nakakatakot ngayon, they cannot even choose kung sino yung tama at mali. Nagiging baliktad nga eh. Ang nagsisinungaling, yun yung gustong-gusto nila. Yung nagsasabi ng totoo, galit na galit sila at inaaway nila. And it's really very, very sad. Pepsters, welcome to Pep Spotlight. And we have today ang isa sa mga iginagalang na aktres ngayon. And of course, kasama siya sa pelikulang Walang Kasarian Ang Digmang Bayan. We have Miss Rita Avila. Hello po. Welcome po to Pep Spotlight for the first time. Hello. Ito po, at again, pag-uusapan natin ang inyong upcoming movie, ang Walang Kasarian Ang Digmang Bayan. So very ano po, nakaka-curious na din, no, yung mismo title pa lang. Pero ayan, Miss Rita, can you ano po give us naman yung parang konting synopsis or glimpse kung ano po ba tungkol saan ang pelikula ninyo? Tungkol ito sa buhay na nangyayari sa lipunan, lalo na nitong panahon natin ngayon, present time, yung mga tukhang-tukhang. Ang role ko dito ay lola ako ni Kian, yung batang nag-aaral lang na pinaluhod at pinatay. Grabe, so Miss Rita, very ano din, no, brave of you to accept din sa Sherwood, kasi ang hirap na ano din, no, mag-tackle, kumbaga, ng mga nangyayari sa ano, like, syempre maraming opinion here and there, and maraming pwedeng magsabi ng kung ano-ano, pero talaga pong very brave yung ano, tinanggap. So, naging consideration po ba yun sa inyo, na since with the cause ang pelikula? Yes, una-una naniniwala ako kay Direk J. Gusto ko yung script. Nakakatawa nga kasi nung nabasa ko yung part na mumurahin ko ang presidente. Siyempre natigilan ako. Tapos, naisip ko na, teka, artista ako, role ito, character ito, then pwede kong gawin yung eksenang yon. Kasi ganun talaga, di ba? Bilang artista, you play a character. Yes. Yun nga lang, nung nabalitaan ng mga tao yon, syempre hindi nila nakita yung character na nagmura sa presidente. Pero ang nakita nila ay si Rita Avila na nagmura. So maraming nagalit, marami talagang bashers noon. Pero kapalit yun ng naging decision ko eh, di ba? Sa akin naman ay gumawa lang ako ng isang pelikula. Bilang artista, trabaho ko yon. At maganda naman kasi yung dahilan kung bakit ko nasabi yung masamang salitang yon sa pelikula. Siguro hindi pa nauunawaan ng mga nakabasa nun kasi hindi pa nila napanood yung kabuuan ng pelikula. Mm-hmm. Hindi kasi po, syempre, para po sa inyo, ang hirap din nun, no? Na parang, di ba technically, medyo kinuyog kayo ata doon sa nangyari. So parang paano nyo po dinil yung gano'n? Na syempre, buti ang bilis ng reflex nyo na ma-separate yung pagiging artista at actress doon sa social media life ni po ninyo, di ba? Eh syempre, iba naman talaga yung persona, di ba? Kaysa sa character na piniplay. Syempre, nagulat ako na ang daming galit na galit noon. Sumagot naman ako ng maayos sa kanila. Eh, nasa sa kanila na yon kung tatanggapin nila yung sagot ko o hindi. Lagi naman akong maayos sumagot sa mga bashes. Yes. Kasi lagi kong pinapaalala sa kanila na hindi naman tayo kailangang maging masamang tao nang dahil lang sa politik.
talaga. Mm-hmm. Correct. So, ganun ang ano din nyo, stand yung Miss Rita pag nakikipag-debate. Kasi di ba hindi talaga maiwasan ngayon? Pero syempre, kailangan piliin ko rin naman ang sinasagot ko. Hindi naman kailangan lahat-lahat ay sasagutin mo, kundi masisiraan ako ng bayad, di ba? Correct. Tsaka kasi ang hirap kasi kung talagang ang nasa isip lang nila ay ang mang-away. So, wala talaga tayong laban sa ganun. Sinasabi ko nga ako ay isang maliit na boses, pero pwedeng marinig, pwedeng may makinig, pwedeng may matuto kung gusto nila. Ngayon, yung mga nagagalit sa akin dahil nagsasabi ako ng totoo or pilit kong tinuturo sa kanila kung ano yung tama, nasa kanila na talaga yon. Yes. Alam mo naman ang mga tao, di ba, yung minsan kapag gutom ang tiyan, gutom ang pag-iisip, kung ano-ano ang nasasabi, mahirap silang kalaban talaga. Kaya, lagi kong sinasabi, ako, pinagdarasal ko kayo. Kasi, kawawa na ang Pilipinas talaga. Kaya sana marami ang magising, marami ang mamulat. Correct. Naku, mamaya may sweet, ano, we will, parang medyo nag-deep dive pa tayo dyan sa, ano, sa ating mga ganap. Pero, eto po, sa pelikula muna, gano'ng ka-challenging yung paggawa po ng movie na, especially yun nga, with the cause ang inyong movie and parang, medyo, di ba gusto niyo talaga na ma-reflect yung katotohanan dun sa pelikula. So, parang, paano niyo po yung naging proseso? Bilang artista, sa bawat role na ginagawa ko, ako ay nakasunod sa script. Kasi supposedly, di ba, ang mga pelikula or teleserye ay nagsasalamin lamang ng buhay natin. Pero dahil nga ito ay about the society, hati syempre yung damdamin eh, di ba? Yung andun yung responsibility mo bilang actress na kailangan gawin kung ano talaga script pinapagawa ng director. At palakit dun ay kung ano din yung responsibility ko bilang tao. So, of course, I do my research to, hindi naman, ang artista hindi naman likas sa tanga na nasusunod lang, di ba? May isip yan. Yes. May damdamin yan. Kaya nga siya artista. Yung pelikula namin ni Direk ay batay sa katotohanan. So, ito siguro ang isang paraan namin para makapagpagising ng mga tao. Ayan. At saka, based rin naman sa real stories, yung mga eksena namin doon. Kaya, dapat malaman ng mga tao kung ano yung katotohanan. Na-shoot niyo po ito before the pandemic pa po, ano? Oo. Medyo matagal na namin na-shoot ito eh. So, parang ano po na-feel yun na nabalitaan nyo na, uy, finally, ipapalabas na? Siyempre, excited ako. Tsaka parang, ano, timely. Yeah. Correct. So, parang feeling nyo, kahit na-delay siya ng very slight naman, in a way, sakto pa rin yung, kumbaga, pagpapalabas. Mm-hmm. Diba? Kamusta po, working with, ano din, Direk J, of course. Kasi matagal ko nang nakatrabaho si Direk J sa teleserye pa lang, sa GMA 7, tapos ayun na, yung nagsasama na kami sa mga ilang pelikula niya. I feel we respect each other very much. Galing din po, no? Kasi syempre po, grabe din yung trust niyo sa ano, vision niya. Kasi nga po, kumbaga mabigat po itong ano, pelikula ninyo, di ba? So, kailangan niyo, meron din kayong tiwala talaga kay Direk before you say yes to the role. Of course. So, sama-sama na yan eh. Kukonsider mo yung director, di ba? Yung mga kasama mo, yung role mo. Yung yes. Story. And for sure, Mr. Rita, sa tagal niya sa industry, sobrang importante para sa inyo na makapag-ano din, makapag-layout, kumbaga, ng pelikula na based din sa, ano, beliefs ninyo, di ba? So, kumbaga, yun ba, isa sa mga naging, ano din, consideration ninyo, kaya napag-yes kayo to doing the film?
In a way, oo. Pero, oo. Kasi, alam mo, may isa akong tinanggihan. Kasi, tungkol sa evil, yung magiging role ko, yung makikipag-usap ako sa evil. Hindi ko talaga natanggap. Hindi ko kinaya. So, siguro yun yung mga rare occasions na mag-know ako. Pagdating na talaga sa kabila, sa kaliliman. Yan. Pero yung mga ganyang truth about society, okay yan. Maganda yan. Yes. At least naman po, no? Kasi syempre yun po ay mahalaga din para sa inyo bilang actress. Meron din akong ginawa lately kay Direct Joel Lamangan. Ano din yun? About society. Yung tungkol sa buhay naman ng mga prostitutes. Mm-hmm. And so, hindi ko pa alam kung kailan siya ipapalabas, pero happy ako na naging parte din ako ng ganung klaseng pelikula. Ayan. Ito po, Miss Rita, super na-curious lang ako, no? At what point po sa career yun na parang na-feel yun na mas kailangan yung yung mga makakapili na kayo ng projects and yung talagang kung ano yung mga pinaniniwalaan nyo, dun kayo mag-guess. Kailan nga ba? You know, I, for a long time, hindi ako talaga nakagawa ng magandang pelikula na nagtataka na nga ako na bakit kaya hindi nila ako kinukuha. But others say na, baka kasi nakikita ka nila lagi sa TV na kala nila lagi kang busy. But, you know, when I watch mga beautifully made mga indie films, kakainggit talaga. Gusto pa rin gumawa ng magandang pelikula. Kaya sa minsan nang may mga offer na ganito, answered prayer yan eh. Minsan siguro talaga may tamang oras para ako gumawa or tumanggap ng isang project. Kasi hindi naman laging pera-pera, di ba? Sa edad ko, yung andun na yung gusto ko, masaya ako sa ginagawa ko. Hindi na tulad no na I have to do this because I'm under contract, ganyan. Ngayon, mas free na ako to decide kung gustuhin kong gawin or hindi. Yes, yun po. Ang galing din, no, na at least dumating po kayo na rin sa ganong point. Kasi parang kayo naman po, wala na kailangan i-prove. Kayo naman ay Miss Rita Avila na. Hindi naman. Yes, at mahalaga din po na active kayo din sa social media. Oh, very, kaya, very. Po, I'm usually a quiet person, di ba, Jimpy? I'm hindi ako masalita, pero mahilig ako magsulat. So, siguro doon ko na-express yung damdamin ko ngayon tungkol sa mga nangyayari. Ang perfect din po, no? Kasi, yun nga, maganda siyang platform para sa inyo because nagsusulat naman kayo talaga, di ba? Nagpa-publish pa nga po kayo ng storyboards natin for kids. Yes, yes. Kaya ito rin yung nagagamit ko. Nakakatuwa kasi pag yung mga nagme-message sa akin na nagpapasalamat sila na ginagamit ko nga daw yung platform ko para sa politika at marami silang natututunan. Siyempre, meron ding mga galit. May mga nagtatanong na wala ka namang nagawa, ganyan. Pero ito na nga, ito nga yung mako-contribute ko, yung pagsasabi ng katotohanan at yung hope that I can pull them up. Kasi madalas nung kung sino pa yung walang alam, sila pa yung mga galit na galit at mayayabang. Diba? Kawawa naman sila actually. So ginagamit ko po ang inyong platform din to talaga educate those na sa tingin nyo po na ganun ang nasa ganung sitwasyon na no. Nako, ito po, mabalik tayo sa sa inyong pelikula. Kamusta po working with your castmates? Ang naka-eksena ko si Oliver, siya yung anak ko. Bale, siya yung tatay ni Kian doon, yung character ng batang pinatay. Tapos si Ruby Ruiz. Ayun, mga ilan-ilan lang silang kasama ko nung sa eksena ko ha. 'Yon, ganyan. Oo. Pero syempre working with these people, yung alam mong mga
ano sila, 'di ba, yung artistic talaga, yung ganyan, tsaka matatapang na mga tao, yung mga tahimik pero napakatalento. Tapos yes. Humble. So masaya, masaya sa set. I mean, kahit medyo mabigat yung tema ng inyong pelikula, okay naman pagdating sa set. Yun ang mahalaga ng Miss Rita. Feeling ko sa long years yun na din na gumagawa ng pelikula at TV shows. Kahit gano'ng kabigat yung theme, basta magaan katrabaho yung mga kasama. Bonus napapawi yung... Bonus. Kasi masarap pumunta sa set na excited ka, di ba? Hindi yung parang ayaw mo pumunta kasi merong wiset o may matibat. Hindi ba? Correct. Ay, naku, Miss Rita, pag-uusapan natin yan mamaya. Siyempre, ano, dadaanan natin yan. Charing, pero... yung mga buwisit. Ito po. Oo, oh, yung mga buwisit. Char. Pero ito po, siyempre, kasi po, yun nga, bilang kanina na pag-usapan na natin yung pagiging open nyo sa inyong beliefs and using your platform to voice out yung mga gusto nyo i-educate, di ba? Or ituro sa mga tao or mga nagpo-follow sa inyo. Pero sa tingin niyo po, kasi syempre politics right now is really a very big thing. Kumbaga talagang ano siya, pinag-uusapan, pinagdedebatehan, may kanya-kanyang paniniwala. Pero as an artista po, no, gaano ka-importante or gaano kahalaga na ma-practice niyo yung responsibility na yun to, yung weigh in talaga on political matters? How do I use? Sorry. Opo, at gaano kahalaga sa inyo being artista? Alam mo, yung parang nagiging secondary yung pagiging artista ko eh. Mas lumalabas yung dahil tao ako, dahil Pilipino ako. At dahil siguro sa edad ko, mas nagiging parang teacher, parang kang nanay na gusto mong ituro ang mali. Kasi ang dami-dami ng kasinungalingan. Di ba yung mga fake news, tapos yung mga napapanood nila sa YouTube, yung mga TikTok. Ang mga tao madaling maaliw eh pag may nakita silang mga ganyan-ganyan, but if they watch yung real news, yung mga news natin sa iba't ibang TV stations, yung mga CNN ganyan, yung mga tamang palabas na hindi pwedeng magsinungaling sa tao, kung yun sana ang napapanood nila, then they can decide kung tama ba. Sino ba ang masama? Sino ba ang mali? Ang nakakatakot ngayon, they cannot even choose kung sino yung tama at mali. Nagiging baliktad nga eh. Ang nagsisinungaling, yun yung gustong-gusto nila. Yung nagsasabi ng totoo, galit na galit sila at inaaway nila. And it's really very, very sad. As a person, as a child of God, I think it's my responsibility to share something true and good. Correct. Opo naman. Yes. And ngayon po, syempre, ito po, if comfortable lang kayo to answer, no? Pero meron po ba kayong ano na napili na susuportahan? Kitang-kita naman sa aking mga post na ako ay maka-VP Lenny. Yan. Sa ngayon sa akin kasi parang she's the best na eh. Siya na yung tamang kamay to pull us up. Yung walang kabahid-bahid ng korupsyon o kasinungalingan. Kailangan na nating makita ang kaibahan ng kabutihan at kasamaan. Parang sanay na yung mga tao sa kasamaan. Yung parang hindi na nila normal na sa kanila yung kasamaan at kasinungalingan. Tapos they don't even believe anymore na may taong meron pang dignidad na totoo pa, na gusto talagang dalhin ang Pilipino sa kabutihan. So siya pa ngayon yung pinagdududahan. Tapos yung parang kahit nasabihin mo pa sa kanila na for 3 consecutive years, 'di ba, nanalo yung OVP sa pinaka-honest, ayaw pa rin nila maniwala. Pero yung sa mga gustong magnakaw pa, despite sa mga ninakaw na, yun naman yung gustong gusto nila. I wonder why. Maybe money still talk talaga. Sa gutom ng mga tao, sa hirap ng buhay ng mga tao, napipilitan silang magpabayad, even the trolls. Kasi
kung ikaw nga naman ay may pamilya at gutom na, baka eh, di ba? Minsan hindi mo rin sila masisi. Pero ang hindi nila nalalaman, lalo tayong napapaghati-hati, yung kinakalat ng mga trolls, ng iba't ibang leaders na parang maling pinapagawa sa kanila, ay lalo tayong naghahati-hati. So, paano tayo magkakaisa? Eh, isa lang naman ang presidenteng or presidential na nagtuturo sa atin na magtulong-tulong at maghawak kamay tayo para sa magandang gobyerno at buhay. Yun. Kaya gusto ko talaga si BP Lenny kasi parang sa kanya ko nakikita yung hope ng mga Pilipino. Yung siya magpapakita ng pagbabago na eto ang maganda, eto ang mabuti, eto ang totoo. Yung ganon, it may be new to most people now kasi hindi na nga sila sanay sa kabutihan. But I'm happy because marami pa rin ang nagme-message sa akin na salamat po sa mga sinasabi nyo, sa mga pinopost ninyo. Just keep doing it, ma'am. Ganyan. Marami rin ang nangangarap na luminis na ulit ang buhay ng mga Pilipino. Opo, ayun, ano. At thank you po for sharing. Kasi syempre, if ever na may mga hindi pa decided, kasi di ba marami pa rin naman na nag-decide pa rin who talaga to support. At least kumaga sa inyo meron na kumaga namanggit nyo na yung side ninyo kung bakit si VP Lenny ang pinipili yung support. Ayan, so kaya feeling nyo po na perfect time dun sa sa pelikula nyo na maipalabas. I mean, yes. Go. Kasi kung sino man yung makakapanood ng pelikula namin, alam ko mag-iisip. Mag-iisip talaga sila. Sabihin pa nating pelikula lang yun na pwede nilang sabihin, pelikula lang yan, blah, blah. Pero mag-iisip sila. Kasi ang mga pelikula naman ni Direk J laging malalim. Sa galing talaga well kasi nga po nakatabang yun si Direk J and napapanood yun din po yung past films na ginagawa niya sa November 30 na yan yung movie namin sa KTX ipapalabas. Ay ayan na so Bonifacio Day holiday sa bahay ang mga tao. Correct. So, iyan ang mamaya may sweet, i-ano natin. Invite ang ating Pepsters para malaman nila kung saan din nila talaga dapat mapanood, no? Pero ito po, curious ako outside, your movie and politics. How do you keep your, youthfulness? Parang hindi po tumatanda si Miss Rita Avila. Wala lang. Simple. Tamad nga ako magpa-derma, ganyan. Siguro, laging malinis siguro. Happy lang. Tawa lang ng tawa. I have a very, very simple life. Hindi ako maarteng tao. Siguro dahil mababaw ang kaligayahan ko, madali akong lumigaya. So, at least, ganun nga po, kailangan maganda talaga yung outlook sa buhay. Para mag-reflect. Ang gulo-gulo na ng buhay, di ba? Ayusin na natin. Correct. Opo. And, yun nga po, tuloy-tuloy pa rin ang work ninyo. Congratulations po. This time naman, you are with GMA ulit for Las Hermanas. Yes. But today marks my last day. Namatay na yung character ko. But I'm happy kasi after nung Asia ako, nag Las Hermanas ako, MNK ako, parang tuloy-tuloy siya, magpakailanman, ganyan, tapos yung kay Direk, Joel, tapos I might start a new teleserie soon sa ABS. Ang galing, Miss Rita, grabe, anywhere, you can work. How do you maintain po yung good relationship with the networks para yun nga nakakatawid-tawid kayo?
Eh, kasi siguro, ano naman, natino naman akong tao, wala naman silang problema sa akin bilang artista. Kumbaga, I always stay being professional. Nagawa ko yung best ko. Nakikita naman siguro nila yun. Tapos, siguro, I think I'm a good energy, so I bring good luck. Yes. To the set, to the group, to the soap, ganyan. Actually, dati nga madalas sa ginagawa nila akong nanay ng lead. Kasi nga, may mga nagsusulat na I bring luck dun sa nagiging anak ko sa show or sa show itself. Siyempre, masarap yung ganyan, di ba, na nagbibring ako ng luck. Correct. Oo nga po. Ang galing, no? Oo nga. Tsaka, sa lahat talaga, yung kumbaga, minsan kontrabida kayo, minsan bida, tapos minsan nasa JBS, nasa GMA. Yan din po, parang hindi kayo ganun ka-choosy pagdating sa TV work. Choosy naman. Pero ano, yung kasi there was a year nga na ano eh, gawa ko sa ABS, sa TV5, tapos sa GMA. In one year yon. Iba-ibang characters din yon. Kasi ngayon, ang mas gusto ko na, ang tinitingnan ko, kung maganda ba yung character ko. Hindi na yun sa haba o igsi ng role. Basta ang mahalaga ay gusto ko yung gagawin. Yes, like kunyari sa Las Hermanas, maikli lang yung role. Pero may tatak kasi kayo yung mom nung tatlong magkakapatid, di ba? Mm-hmm. And then sa Ang Sayo ay yes po. Masarap kasi to maintain good relationships with everyone, di ba? Yung ano pa ba ang dapat kong gawin sa buhay? Parang, Diyos ko dahi, hindi naman ako talaga pala away kahit noon pa. Correct. Kaya siguro love nila ako. Mm-hmm. So far po ito bilang nasa ABS-CBN TV5 tayo. Kung papipiliin po kayo ng one project per network, ano yung talagang parang pinaka naging malapit or napamahal talaga kayo? Nako. Mahirap 'yan kasi you know, while I'm doing a soap, syempre love ko sila, yung magkakasama kami. Yeah. Alam mo yung maganda yung samahan. And then pagkatapos yung soap na 'yan, mapupunta ka na naman sa ibang grupo, so iba naman yung isip mo, iba naman yung point of view mo, but ganun naman ang buhay ata naming mga artista, diba? Parang kumbaga bonus na rin yung kahit hindi mo na nakakatrabaho yung isang tao, ay namemaintain nyo yung friendship ninyo. Mm-hmm. Pero kung sa character po, kumbaga yung pinaka-challenge or naging favorite ninyo? Challenge. Pag yung masamang-masama ako, yung sa Asia, tapos yung ginawa ko sa TV5, yung sobrang salbahe, tapos may ginawa, yung Sabel sa ABS-CBN, na salbahe sa bata ko, na nananakit ako ng mga bidang bata. Ang hirap! Kasi tapos yung bubulungan ka na, sige, sampalin mo para makareact ng maigi. Di ba? Yung parang yung pinipisikal mo yung bata. Diyos ko na! Yun, mahirap sa akin. Kasi, syempre, ano eh, ayaw kong gawin. Pero yung character, kailangan niyang gawin. Ganyan. Mm-hmm. Lang, artista eh. Correct. Grabe nga po yung sa Sabel, no? Yun yung ano mo. In fairness, medyo timely pa rin yung ano, character nyo, ha? Kasi diba yun yung ano, mahilig siyang magsimba-simba, pero siya yung nangunguna sa pag-judge kay Sabel, ganun. Oo nga, challenging talaga. Parang malayo talaga sa inyo in real life. Ganun level. Mm-hmm. Mga aso ko lang pinapalo ko. Pitik pa. Hindi yung ano talaga. Okay. Mm-hmm. Ang galing po, no? Pero ibig sabihin, doon na proof din kung gaano kayo kagaling na artist. Kasi nga, kung malayo sa inyo in real life, pero naaano nyo, di ba? Kumbaga nagagampanan. Salamat. Mm-hmm. Ayan, Miss Rita. Ito po, ito rin. Gusto ko rin, ano po, hingin ng inyong thoughts. Kasi hello kay Direct FM na nandyan din po. Pero nakakatuwa na nabibigyan kayo ng chance to work with each other din, di ba? Yan po ba naaano nyo rin? Naiisip nyo na pwede siyang mangyari? Nung
umpisa pa lang, kasi di ba ano, first director ko siya, first soap niya yung Marinela. Yes. So doon kami nagkakilala. Tapos, hindi naman namin naiisip na, uy, pag meron kang soap, kunin mo ako ha. Walang ganun eh. Kasi, lalo na ako, kumbaga mas matagal na ako sa kanya sa show business, nasanay na ako na my manager is there to get me a job. Tapos, yung, parang swerte-swertihan lang na pag meron siyang project, ay ilalagay ako sa listahan ng pagpipilian. Yung ganon. So, kahit ang asawa ko, napapakita sa kanya direct, okay po ba sa inyo tong cast na to tong mga artistang to for this character? Kahit makita niya yung pangalan ko, hindi siya makikialam kasi sabi niya, tanongin niyo yung manager niya, kausapin ninyo, and besides, syempre ang last decision or final decision naman yan is sa management. Hindi naman talaga yung asawa ko just because he's the director, di ba? So we always respect our bosses, yan. Yes. Pero pag nasa set po, paano nyo nasi-separate yung pagiging mag-asawa at pagiging magkatrabaho? Ano, tinatawag ko siyang direct. Ganyan. Tapos, medyo nakakatawa, pero na nakakatakot kasi, syempre, pag nagkamali ako, di ba, yung parang nakakahiya kasi asawa ko siya, ganyan. Tapos yung mga kasama kong artista rin, minsan tinutukso kami. Tapos, dahil Rita Avila ang screen name ko, yun din ang tawag sa akin ng asawa ko sa set. Asan si Rita Avila? Palapitin nyo nga dito si Rita Avila. Tapos natatawa yung mga, co-workers niya. Sabi ni nung asawa ko, bakit kayo natatawa? Eh, Rita Avila naman talaga pangalan niya. Eh, hindi direct kasi parang hindi ma pwedeng palapitin nyo nga dito yung asawa ko. Eh, ganun yung... kasi talagang Rita Avila. Ganyan. So, nagiging comic. Pero hanggang dun lang yon. Yung basta once we're on the floor, director siya, artista ako. Wala. Yung minsan kahit lunch break or dinner break, sometimes I don't sit beside him. Yung para maramdaman lang namin na we are at work. Yun. Bihira yung magsasama-sama kami or kung talaga magkaayayaan with the other co-actors to sit together, then that's the only time that we sit together. Mm-hmm. Ilang beses na po ba kayo nagka-work? Third pa lang po ba itong ang sayo ay akin? Yeah, I think so. Marinela, Magpahanggang Wakas. Magpahanggang Wakas, tapos, So, ito pa. Kasi po may long years din na nasa GMA kayo, di ba? Kaya walang chance. Kasi sunod-sunod din yun yung mga sininovela nyo dati, di ba? Oo. Yung iba nga yung sinasabi na, bakit hindi ka kasali? Eh, asawa mo naman yan. Sabi ko, hindi naman ganun yung sistema namin. Mm-hmm. Yung kala lang nila porket mag-asawa, package deal, ganyan. Wala, maayos kami mga tao. Tsaka nag-start kasi kayo na kunyari sa Marinela na magkatrabaho bago naging magkaano. So, kaya mas alam nyo na talaga kung paano mahihiwalay. Mm-hmm. Tama. Nako po, isa yan sa mga pinakamagagandang shows ng ABS, ang Marinela. Yung pala may magandang love story. Yes! Si Shaina, di ba? Yung napasenti siya doon sa nagsama kayo sa The Haunted. Yan hanggang ngayon, mabait yung batang yun sa amin. Ano feel niyo pag nakikita niyo yung tatlong bagets? Like si Serena, nasa ibang bansa. Si Serena, minsan through Instagram. Yun, talagang-talaga na rin, nakakagulat lang na ang lingkit-lingkit niya nun. Si Rica Peralejo, di ba? Yung, parang, gosh, yung mga bata ito, mga nagbibihis lang sa harapan namin. Tutulong akong gumawa ng assignment si Serena, yung ganyan. Tapos ngayon, parang, may mga anak na rin sila. Si Camille po, nagka-work na ba kayo after Marinela? Parang hindi na. Sa GMA. Parang hindi pa din. Oo nga, But she's more on hosting, di ba?
Yes, ngayon po, opo. Nung parang nagpan... Galing! Sana kayo din, magkaroon ng ano, reunion project. Sila ni Rika, nag-reunite na nag-guess yata sa Mars. Si Rika kasi. Mm-hmm. So, ang galing. Kasi, baka hindi niya na alam, syempre ang Marinela, Camille, Shaina, and Serena. Pero si Rika po, di ba, may important role din siya doon. Ayan, oh, ito na may Serena. Ito na yung, ano, laging pinagdadaanan ng aming guests. Dahil hindi yung pwedeng malusutan. Okay. Sayang si Direk nakalusot. Charot. Pero ito na. Ito po ang tinatawag nating Pep Challenge. Yan. At ang Pep Challenge natin for you, Miss Rita, ay ang tawag, ang tinatawag namin guilty or not guilty. O diba, parang nananakot yung bumper namin. Pero hindi naman, medyo madali. Okay. Medyo madali lang naman to, Miss Rita. 5 questions lang about, siguro ano to, more of your career, ano. And ikwento mo lang sa amin kung ikaw ay guilty na nagawa na yun or nangyari na sa inyo or not guilty. And yun nga, pwede nyo namang i-justify ang inyong answer or kung meron kayong gustong ikwento. Pwede kayong magpangalan, pwede hindi na, pero yun. Abangan natin ang inyong mga magiging answer. So ready na ba kayo, Miss Rita, sa aming challenge? Let's do it! Okay! First question. Google yourself. Eh, yung hinanap ko yung Rita Avila? Yes, ano sa Google. Yun? Guilty or not guilty? Like a picture. So, guilty yun, di ba? Yes, opo. Usually nga yun ang kanilang mga answers. Pag ano, naghahanap daw ng picture sa Google. So, ganun lang. Pero wala naman yung information sa akin sa Google. Mali yung nilagay nilang real name ko tsaka birthday. Hindi, yun hindi, po. Hindi, na-correct ano na namin siya ng ilang beses, pero mali. Yung sa Wikipedia, mali. Yeah. Wikipedia pala. Eh, nakakaloka, kinorek niya na, kinokorrect pa rin ng iba ng mali. Mm-mm. Okay, so ano po ba ang ano real name ni Miss Rita? Para ito, dito na balikan. Oh, Ana Marie Erea Reyes. Yun. Ano po ang nakalagay sa Google? Ang layo eh, nakalimutan ko na, pero ang layo talaga. Ang layo sa Ana Marie Erea Reyes. Tapos pati birthday, parang July ang nakalagay doon, but I was born September 20. Napakalayo, nakakaloka. Oh, ayan, ito po ang tamang impormasyon about Miss Rita, kung kailangan ninyo. Okay, ito po next, Miss Rita. Got scolded by someone higher than you on the set. So, pwedeng director, producer. Guilty! Oh, di ba napapagalitan din ako? Hindi, nung araw pa yan, kasi may ginagawa kami, floor contemplation ata yun, nagsushoot kami nila direct Joel. Tapos, naligaw ako. Tapos, eh, parang beeper-beeper pa ata nung time na yun. Basta yung, ang hirap silang tawagan. Tapos, di syempre, nagalit sa akin si Direk Joel. Tapos, lumuhod ako talaga sa kanya. Sabi ko, Direk, sorry po talaga, naligaw lang po ako. Eh, pinatawad naman niya ako. Kaya lang, ano, yung nakakahiya. Kasi, ano, talaga naligaw ako yun. Yun, wala lang akong masasabing rason. Correct. Ito po, I really saved this question. Hindi ko talaga tinanong kanina. Pero, is there like FMR po ba? Napapagalitan kayo? Sa set? Opo. Oo. Oo. Kasi syempre sa set, kung mali yung ginawa ko bilang artista, di syempre, di ba, dapat naman talaga niya akong i-correct. Pero mga ano lang, ganun lang. Yung mga simple i-correct lang. Hindi, pugbugan. Yung talagang tatakbo ako sa ospital. Hindi, joke. Oh my God, nagulat ako ng Miss Rita. Hindi, hindi naman ganun yung asawa ko. Opo naman. At least naman. So talagang nasa separate yung ano, work and yung inyong personal na buhay. Yun naman po ang maganda. Okay, ito po next question. Worked with someone you did not like. Guilty or not guilty? Guilty.
normal naman, di ba? Kahit nung estudyante pa tayo, meron tayong kaklaseng hindi natin type. But you have to go to class. So, ganun din sa work. Pero, I'm nice naman eh. So, how do you deal with them? Wala lang, civil, ganun. Oo, wala lang. Oo, hindi ako masyado sigurong makikipagkwentuhan. Pag sa work naman kasi usually I rest after take. Hindi ako daldal ng daldal kasi iniipon ko yung energy ko lalo na kung mabibigat yung mga eksena. Or kung ano talaga, kailangan magbasa lang ako ng libro, magbabasa lang ako ng libro. Kasi minsan pag sobrang nakikipagdaldalan ako, yung sobrang tawa kami ng tawa sa set, parang pagdating sa floor, natatawa na rin ako sa mukha nung ka-eksena ko. Kasi masyado na kayong close, ganyan. Kaya, yeah, minsan, mas gusto ko yung medyo, ano kami, hiwalay. Yung mas gusto ko nga yung hindi ko masyadong kakilala yung ka-eksena ko. May mga ganun po, ano, factors din. Oo, kasi parang party ng method ninyo. Okay, ayan po. Ito na, number 4. Naku, parang ano, guilty or not guilty, confronted a colleague on set. Meron ba? Baka meron. Pero ano, I'm sure para sa kabutihan niya yun kung may kinonfront man ako. Kasi ganun naman ako eh, basta para lagi yung sa kabutihan, hindi yung para makipag-away lang. Correct. Parang lahat guilty ako, ah. Ay, tama naman po. Siyempre, kung for, ano lang, eh, kung trip mo lang mga away, yun yung medyo questionable, di ba? Oo. Parang hindi pa ako talaga nakipag-away. Yung mapangit na away. Napagsabihan, may pinagsabihan lang, parang gano'n. Ayan. Huwag na nating anuhin. I-detalye po ba kayo? Sorry. Huwag na. Hindi ko nga matanda. Okay. Oo nga. Ito. Last question. Rejected a project. Yes. Yung kanina po, nabanggit nyo na nga. Yung ano. Oo. Pero sa TV po, meron. I'm sure meron. Baka minsan dahil papatong sa, dahil may ginagawa pa ako na hindi ko matanggap. Yung mga ganun-ganun lang. Wala naman, or siguro talagang feeling ko hindi ko gusto yung role ko. Ganun. Yun. Pero Ms. Rita, may naaalala ba kayong project na parang sayang na natanggihan nyo? Doon napanood nyo na parang, ay sana ginawa ko to, ganun. Parang wala. Yes. At least po, no, naman. Ganun naman yung ano. Naging ganap. Wala kayong masyado, ano din, near-regret na mga hindi nagawa or something. Wala naman. Kasi, ano eh, kung halimbawang tinanggihan ko yun, ibig sabihin meron talagang malalim na rason. Kaya pag tinanggihan ko yun, walang sisihan yun. Okay. Opo naman. Tsaka magandang, may magandang kapalit lagi. Diba? Yan. O, ito na po, Ms. Rita, of course, invite our Pepsters to watch your upcoming movie. Yes, sa November 30 na po. Sa ngayon, hindi ko lang po alam ang time, parang 7:30 or 8 p.m. sa KTX. Ang Walang Kasarian, Ang Digmang Bayan, directed by Jay Alderejos. Yan. Sa ano po, KTX, ang platform, ano. Wow. At ano na lang po ang ano nila. Dapat abangan doon. And why should they, ano, watch the film? Lalo na limited screening. Oo nga eh. Sana nga mapalabas sa movie kasi diba may mga bukas na rin ng mga movie houses. Yun, yung timely po yung pelikula. Kaya sana po ay magkaroon kayo ng oras para panoorin siya. Time para mamulat, time para makita ang mga nangyayari talaga sa lipunan, time para makapag-isip, at saka yung mga nagalit po sa akin, time para malaman nyo kung bakit kuminura.
Sorry kasi talaga ang weird, 'di ba? Ang weird nung pag sinabi mo lang na binura ko siya ganyan. Pero doon po malalaman nyo kung bakit may ganung linya. Sa palagay ko ay kung kayo din yung magiging character doon, mararamdaman nyo din at masasabi nyo rin kung ano yung nasabi ko. Yeah. And shout out daw po sa Rita Avila Lovers. Wow! Rita Avila Lovers! Hi! O, diba? Yes. Yan. And sa social media po, sa kami pwedeng makahanap ng updates kay Miss Rita, lalo na may upcoming teleserye kayo. Sa Instagram, MS Rita Avila. Tapos, meron din akong like ka, MS Rita Avila. Tapos, meron din akong Rita Avila on Facebook. Ayan. Thank you so much, Miss Rita. It's an honor for us to have you on our show. Siyempre, isa po kayo sa mga veteran actresses talaga na hanggang ngayon ay very active pa rin at sinusubaybayan pa rin namin kung ano ang mga magiging proyekto ninyo, di ba? And kay Direct J din, sayang lang na hindi umabot si Direct J, but thank you so much po. Ang alam ko may bago na naman siyang pelikula eh. Si Direct J. So ayan, makikita-kita tayo ulit. Yan, and syempre sa lahat ng pepsters na nanonood sa amin ngayon, just follow us on our social media accounts para sa mga updates kung kailan ang mga next shows namin. At mag-subscribe sa aming YouTube channel. Just type youtube.com/pepmediabox or search pepdb sa YouTube. At mag-visit sa www.pep.ph for a daily dose of showbiz news and updates. And lagi naman namin sinasabi dito dun sa unang part na aming show na views and opinions of the hosts and the guests do not necessarily reflect yung ano na nga yung line na yun? Nakalimutan. Doesn't necessarily reflect or state those of the company and its management. So, lahat po tayo dito ay may gano'n naman. Pero hindi po yun ang, kumbaga, ibig sabihin nun. So, pero thank you, Miss Rita, for ano din. Of course, yung pagbabahagi nyo sa amin ng inyong mga thoughts. Para mas marami rin makaalam po, di ba? Yan! Thank you so much, Miss Rita. And thank you sa lahat ng aming Pepsters na sumama sa atin ngayon. And this has been Pep Spotlight. Bye everyone and have a great day sa inyong lahat.